Okay, so now, ito na, start na tayo sa problem natin sa cascade refrigeration system. So ito yung problem natin. So ito, dinetail ko na yung mismong problem, given na yung mga, ano natin, mga main important given. So babasahin ko muna yung original problem natin. Okay, so ito siya. A two-stage cascade refrigeration system operates between the pressure limit of 1,400 kilopascal, or ito siya, 1.4 megapascal, and 160 kPa. So ito yung sa evaporator natin, so 0.16 megapascal. Then each stage operate an ideal vapor compression refrigeration cycle with refrigerant of R134a as working fluid in lower. So therefore, at the lower cycle, so R134a yung ano natin dito, refrigerant natin. Then next, refrigerant R22 is working fluid in upper cycle. Okay, so R22 natin is upper cycle. Okay, then next, heat rejection from the lower cycle to the upper cycle take place in indirect contact. So usually, di ba, ang sabi ko nga, ang usual na ano natin given is direct contact. Okay, but here is indirect contact cascade refrigeration condenser, where both stream enter at about 400 kPa, or ito siya, yung cascade refrigeration system natin. So, meron tayong pressure na 0.4 megapascal. Okay? The refrigeration system is used to cool 1,500 kilogram of poultry. So, ano, meron siyang pinapalamig. Ang pinapalamig niya yung itlog or poultry product. So, meron tayong 1.5 tons or 1,500 kilogram poultry in 14 hours. So, pinapalamig yan in 14 hours. So, hindi ko nalagay. Na yung time natin is 14 hours. Okay? Lagay ko na dito. 14 hours. Then, the initial temperature of the poultry is 10 degrees Celsius. So, initial, yung bago siya ipasok dun sa storage natin. So, 10 degrees siya. Okay? Ang initial niya. And chilled final temperature of negative 12 degrees Celsius. So, ibig sabihin, dito siya papalamigin sa negative 12. Okay? So, sa negative 12, mas malamig yan. Mababa yung temperature. Okay? So, ito yung tinatawag natin na mismong final temperature ng, ano natin, ng tawag doon ng itlog. Okay? Then, next is the specific heat above freezing poultry is 3.19 kilojoules per kilogram Kelvin. So, above yan. Then, specific heat below the freezing is 1.6. So, ito yun. 1.6 kilojoules per kilogram. And, the latent heat of poultry is 245 kilojoules per kilogram. So, meron siyang latent heat na binigay. Then, the freezing point or freezing temperature ng ano natin, ng mismong tawag ng itlog is negative 3 degrees Celsius. So, ito yung freezing. Freezing pala, or hindi siya final, freezing. Lagay natin dito, freezing. Okay? So, freezing. Okay, freezing temperature niya is negative 3, yung itlog. Okay? So, dun lang siya nakadesign. Pero, pwede mong pababaan hanggang negative 12 as a requirement dun sa, ano natin, sa mismong product load natin. Okay? Then, it is also considered additional 15%. So, 15% ng, ano natin, absorbed by the evaporator. So, ito yun. Yung QE natin, kukonsider natin ng 15% additional 5. So, kaya magkakta-times tayo ng 1.15%. Okay? 1.15, okay? Then, from the refrigeration storage. So, meron tayong refrigeration storage. Then, determine or find the heat removed from the refrigeration storage in kilowatts. So, ito yun, yung QE natin. Okay, yung QE natin, saka yan. And then, yung, ano natin, refrigerating capacity, which is ito rin yun, tama? And then,
the quality, the quantity of refrigerant R134A and R22. Okay, quantity or yung mass flow rate. So, dalawa yan. Then, yung total compressor power. So, ito yun, TT. Okay, total. Then, last is the COP. Okay, so dito, kung mapapansin natin, dalawang refrigerant cycle siya. Okay, meron siyang R22 na refrigerant at upper cycle, and then lower cycle is R134A. Okay, so let us solve this problem by using manual calculation. Okay, so papakita ko yung detailed calculation netong refrigeration problem natin, cascade refrigeration problem. Okay, so bye. Okay guys, so now we will start na tayo dito sa problem natin. So kanina, binasa ko tong problem natin na may kinalaman sa cascade refrigeration system. At the same time, hinaluan na rin to natin to ng product load. Okay, so product load ng fall 3. So fall 3 yung given dito. Okay, so ngayon, simulan na natin yung hinaproblem dito. But first, basahin ko muna ulit. So okay. So, meron tayong two-stage cascade refrigeration system operate between the pressure limit of 1,400 kPa and 160 kPa. Each stage operate on a ideal vapor compression refrigeration cycle with refrigerant R134A as working fluid in lower cycle, while the refrigerant R22 is working fluid in upper cycle. Heat rejection from the lower cycle to the upper cycle take place in indirect contact cascade refrigerant condenser, where both stream enter about 400 kPa. The refrigeration system is used to cool 1,500 kg of fall 3 in 14 hours. The initial temperature of fall 3 is 10 degrees Celsius and chilled of final temperature is negative 12 degrees Celsius. The specific heat above the freezing of fall 3 is 3.19 kilojoules per kilogram Kelvin or Celsius, and the specific heat below the freezing point is 1.6 kilojoules per kilogram Kelvin. The latent heat of fall 3 is 245 kilojoules per kilogram, and the freezing temperature is negative 3 degrees Celsius. It is also considered additional 15% of heat absorbed by the evaporator from the refrigeration storage, and the heat removed, find the heat removed from the refrigeration storage in kilowatts, and the refrigerating capacity in kilowatts, and then quantity of refrigerant in R134A and then R22 needed in kilogram per second. Total power requirement of the two compressor in two-stage system in kilowatts and COP. Okay, so nabasa na natin yung buong problem. So first, solution na tayo. Okay, so solution. Okay, so first, i-drawing muna natin yung, para mas maintindihan natin, so i-drawing muna natin yung mismong equipment arrangement niya. Okay? So, meron tayo ditong condenser. Okay? Condenser. Okay? Meron tayo ditong, ano to? Ito yung, ano natin? Cascade. Then, meron din tayo ditong compressor. So, compressor high. Comp high. Okay? Then, meron tayo ditong compressor low. Okay, comp low. And then, may evaporator tayo dito. Okay, so itong evaporator na to, is connected yan dito. Okay, so, ayan, meron tayo dyan, connected yan dito sa point na to, and then, meron tayo ditong storage. Okay, so yan yung storage natin na pinapalamig natin dun sa ano natin, fall 3. Okay, pinapalamig yung fall 3. Okay, so ayan,
lagyan na natin siya ng connection. Okay, connection. Okay. Expansion valve. Expansion valve. Okay, so connect yan dito. Connect to dito. Kukonect yan dito. Okay, and then ito kukonect. Okay, last. Connection from here. So, ito yung point 1 natin. Ito yung point 2. Ito yung point 3. Point 4. Direction from here. Then direction from here. Then here. Start tayo dito. Ito yung point 5. Ito yung point 6. So, meron tayo ditong arrow. And then meron tayo ditong another arrow direction. Then here, babalik siya. So, ito yung point 8. Ito yung point 7. Ay, point 7 tuloy. Point, ito, point 6, point 7. Oh, wait. 5, 6, 7. Pina pala 7 yan. Ito na, 7. And then 8. Okay, so okay na tayo dito. So, ito yung cascade natin. Okay? So, malinaw naman. Okay naman. Kaso pangit yung drawing. Pero okay na yan. So, lagay natin dito. So, hiwalay natin yung mismong refrigerant natin. Okay? So, refrigerant na dyan sa upper is R22. So, eto siya. Okay? Nadalaysin siya dito. And then, here. Okay? So, ayan yung mismong ano niya. So, ito, 0.5, 0.6, 0.7, then 0.8. So, ayan yung pH diagram at upper. So, ayan. So, dito naman tayo sa pangalawang ano natin, pH diagram. Okay? So, next is R134A. R134A is at the lower cycle. So, from here, let's siya dito. And here, simple vapor compression cycle yung given natin. Okay? So, ayan. So, 0.2, 0.1, okay? 0.3, and 0.4. Okay? So, kompleto na natin yung mismong mga diagram niya. Okay? So, ngayon, yung solution na ang kakailanganin natin. Okay? Okay? So, ngayon, solution. Okay, sa solution, so, compute muna natin yung Q product load. So, paano natin kukumpute yan? So, Q product is equals to Q above plus Q latin heat plus Q below. Okay, so, yung below natin, yung sinasabi natin, below freezing point, ito above freezing point. So, yan na natin. So, since meron tayong mass ng poultry, so, M poultry na natin, MP, multiplied by, so sa CP, dito tayo sa, ano, dito tayo sa, ano, so CP above, okay, CP above, multiplied by T entering, minus T freezing point, TF, T freezing point, plus, yung, ano natin, latent heat of fusion, ng, ano natin, ng poultry, okay, so HL na lang, plus, CPB, yung specific heat at ano, below freezing point multiplied by TF, yung freezing point natin, minus the storage or chilled temperature, or chilled na lang, lagay natin dito, minus yung chilled, okay? So, ilagay natin yung pinaka-value dito. So, since meron tayong MP, or yung ano natin, mass ng poultry natin, will be equal to 1,500 kilogram. Okay? Kilogram. So, ito, so since naka-energy lang siya lahat, so kilojoules lang lalawas dyan, so i-divide natin to by the freezing time. So, meron tayong TF dito, freezing time, okay? So, ilagay natin dito. Suburahin natin to. Para medyo ano tayo. Okay, so balik ulit tayo. Ilagay natin dito. QP. Total na. So, dito, lagay natin dito, 1,500 kilogram. So, yung dun sa ano, kilograms. Then, meron time freezing time na 14 hours. Okay? Then, quantity natin. Okay, close. Then, multiply natin by CP. Ano yung CPB? CPA. So, yung specific heat at constant, ano,
pressure freezing point, below above freezing point. So ilan yung lumalabas? 3.19 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? Then multiplied by TE, which is equal sa 10 degrees Celsius minus ng negative 3. Okay? So, ayan. Ito na natin. Plus, 2, anong given ng ano natin? So, 245. So, 245 kilojoules per kilogram. Okay? Plus, yung ano natin, CP below is equal to 1.6. So, 1.6 kilojoules per kilogram. Okay? Kilogram Kelvin. Then, multiply natin sa negative ng 3 degrees Celsius minus the negative 12. Okay? So, computein natin yan. Kung ilan yung magiging value niya. So, QP or yung Q product load. So, computein natin. Okay. So, dito tayo. Okay. Okay, dito. So, 1,500. So, iyan na natin. Okay? So, 1,500 divide by 14 hours. So, since 14 hours yan, so, dapat, ang gagawin natin is magmumultiply tayo dito ng 1 hour equivalent sa 3,600 second. So, para maging in second siya. Okay? So, dito. So, multiplied by 3,600. Okay, then multiplied by 3.19 multiplied by, so ito mag-add to, so 10 plus 3, so 13, okay? Okay, 13 plus, okay, plus 245 plus yung ano natin, CP below, ano yung CP below natin? So 1.6, 1.6 multiplied by, okay, multiplied by, so ito negative, so negative 3, so negative negative positive, so mag-add yan 12, okay. So therefore, close natin, enter. So therefore, lumalabas natin na value dito ng QP natin is 8.9545 kilowatts. Pero ang sabi dun sa ano natin, yung QE natin will be equal sa 1.5 ng Q product. Okay, QE will be equal sa 1.15 or 15%, mag-additional tayo, then Q product. Okay, so ito yung QE is equals to 1.15, then QP. Okay, so 8.9545 kilowatts. So, is equivalent to ilan? Okay, so ayan. Okay, so 8.45 multiplied by ilan? 1.15. So, therefore, lumalabas is 7.7 kilowatts. So, therefore, ito yung sagot natin dun sa letter A. Letter A, so nakuha na natin. So, ito, si QE natin will be equivalent sa Q evaporator natin. Okay? Nagagamitin natin dun sa ito yung below, di ba? Ano ba yung below natin? R22 ba? Okay, R134A pala. R134A ang below. Okay? Okay, so next. Next natin is kukunin natin yung mga value ng enthalpy natin. Okay? So, ayan. Dito na tayo sa portion natin. So, i-drawing ulit natin. Okay. Okay, pangit yung drawing. Okay, so at least meron tayong drawing. Okay, so wala. So 1, then 2, and then 3, and then 4. Okay, so ito ay ilan ang pressure dito sa evaporator natin. So naglumalabas is 0.16. Okay, megapascal. Okay, ito R22, R134 ito ah. Okay, ito naman, anong lumalabas dito? 400 pala. So, 0.4 megapascal. Okay? So, ngayon, pupunta naman tayo dun sa pinaka-table niya. So, okay? So, H1 will be equal sa HG at
0.16 megapascal. So, punta tayo dun sa 0.15 megapascal natin. Okay, so dito tayo sa table. So, sa table, ito, property table. So, hanapin natin yung, ano, mismong, ano niya. So, for pressure table tayo, temperature table to. Ayan. So, lumalabas dito is 1.6. Ito yun. So, ang ano natin is 241.11. Okay? Lagay natin dito. 241.11 kilojoules per kilogram. So, ngayon, hanapin din natin si S1. S1 is equals to SG at 0.16 megapascal. So, ilan yun? Ilan lumalabas dito? So, lumalabas is 0.9419 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? So, ayan na yung value natin. Wherein may condition tayo na S2 is equals to S1. So, since meron tayong ano, superheated table dito sa ano natin, so, makagamit natin yan. Condition na yan. Okay, punta tayo dun sa 0.4 megapascal. Okay, so, punta tayo sa superheated table kasi superheated na yan. Okay, sa 0.4. Ito yun, 0.4. So, itong point na to, dapat ipagtugma natin yung 0.615. So, lumalabas, ito siya. Itong dalawang point na to. Okay, so, kasi ito, nasa gitna siya neto. Okay, so, ilagay natin dito. Interpolate na natin, diretso. Okay? So, lagay natin, shift 3. Mode 3 to. Then, lagay natin yung mismong, ano natin, yung entropy. So, 0.9305, then 0.9628. Then, sa enthalpy naman, 256.58, then 265.86. So, AC ulit tayo, AC, shift, start, regression, then nawawala yung y bar natin. Then input natin yung 0.93, yung enthalpy natin dito. Okay, 0.94 pala. Hindi. Bakit 96? 19. Mali. 0.94 pala dapat yan. Okay, so hindi natin. Nagkamali. Okay. Dapat point. Okay, so 0.94. Okay, so lumalabas. Okay, nandun pa rin naman tayo sa range na yun. Okay, walang problema. Okay? So, lagay natin dun sa calc 0.9416. Tama? 0.9416. Okay, equal. So, ito yung, ano natin, H, ano natin. So, lumalabas is H2. H2 is equals to H at 400 or 0.4 megapascal. At the condition, S1 is equals to S2. Okay? So, equal to 259.7691 kilojoules per kilogram. So, yan yung isang enthalpy natin. Okay? Then, second enthalpy, so hanapin naman natin si H, ano natin, si H3. So H3, makukuha natin yan dun sa liquid. H3 will be equal sa HF at 0.4 megapascal. Okay, so hanapin natin dun sa table. Okay, dito tayo sa table na to. Okay, so itong table na to, ayan yun. Okay, itong table na to. Okay, so, saan dyan? Table natin. Punta natin. Nasa superheated tayo. Bakit ganun? So, hanapin natin yung 400 megapascal. Ay, kilopascal. So, ito yan. Okay? So, ng pressure table tayo. So, lumalabas ang HF natin dyan is 63.94. So, lagay natin dito. 63.94 ang ano natin. 63.94. So, kilojoules per kilogram. Nga rin si H4 will be equal sa H3, 63.94. So, tapos na tayo dito sa first cycle. Ngayon, sa second cycle na tayo.
Okay, so ito yung pH diagram mo. Okay, ayan na siya. Lagay natin dito. So, pH diagram ng R2-2 natin. So, ito R2-2 na to. Okay, so meron tayo dito ang point. Ayan. So, ayan. Ba't naging balik ko? Okay, ayan. Okay, ayan. So, intindihin nyo na lang. Medyo, ano tayo, hindi pantay yung drawing natin. Meron ng linya. So, H, ano to? H, 5, 6, 7, 8. Anong pressure dito? 0.4 megapascal. Ito naman, anong dito? Pressure natin is, ano ilan? 1.4. So, 1.4 megapascal. Okay? So, punta na tayo dun sa table ng refrigerant natin na R22. So, H5 is equals to Hg at 0.4 megapascal. Okay? So, punta tayo dun sa table. So, since ito wala tayo ditong R22, so, wala tayo dun sa pinaka-table niya. Okay? So, R22, ito yan. So, hanapin natin yung pressure na kaakibat ng 400. So, kaakibat ng 400 is from here. Okay? So, kunin natin by interpolation. Okay. So, ayan, highlight na yan. So, since may highlight na tayo, so, lagay natin dito sa ship stat data. So, sa pressure muna tayo kasi yun yung basis natin. Okay? So, lagay natin dito for 393.9 then 407.7. Then, lagay natin yung mismong enthalpy natin. Enthalpy natin is lumalabas ito, HF. So, ayan, 191.9 then 193.0, okay? Then, AC tayo, and then recall. So, ang nawawala natin dyan is yung Y bar. So, therefore, 400 yan. Lumalabas ang ano natin. Bakit ito? HF. Ba't HF ang kinuha natin? Okay, hindi HF ang kukunin natin. Okay? So, balik tayo ulit. Okay, hindi HF. Kukunin natin si HG. Okay? Lumalabas, 400 dapat yan. 402.4 then 402.8. AC, recall. Recall tayo. So, 400. So, lumalabas, 402.5768. Okay? So, lumalabas, 402.6758. Tama ba? 57, 58, 68. Okay. 57, 68. Okay. So, ayan, kilojoules per kilogram. Ngayon, hanapin naman natin si S5 will be equal sa SG. SG at 400. Ay, hindi. 400 tuloy. Tama, 400 megapascal. Ilan yan? Okay, so ito. Ito nasa dulo. Yan yung SG natin. Okay. So, lagay natin dito. Input lang ulit tayo. So, ship stat data. So, lagay natin dito. 1.6761. Okay. Then, 1.676 pala. Then, AC. Recall. Okay. So, lumalabas. 1.7606. Okay. So, 1.7606 kilojoules per kilogram Kelvin. So, yan yung S5 natin. So, sa S6 is equals to S5 yung condition natin. Okay? Okay. So, ngayon, i-ano na natin, compute natin ng si HG. So, si HG is equals to H6 pala, is equals to H at yung condition natin na 1.4 megapascal, then S6 is equals to S5. Okay, so hanap tayo ng kaparehas nito dun sa superheated table. So, punta tayo sa superheated table. So, nasa pressure table na tayo. So, hanapin natin yung 1.4 megapascal. Okay, 1,400. Okay, so ito. Merong 1,400 dito. Ito yon. Okay, so, ang lumalabas natin is 1.6.
1.76. So, andito siya banda sa pagitan nito. Okay? 0.6, di ba? Okay, 0.6. So, therefore, ito yan. Yung pagitan na yan. Okay, so, iyan na natin. Kunin lang natin enthalpy. Enthalpy lang kukunin natin dyan. So, shift stat data. Then, palitan natin ng 1.756. Then, 1.769. Okay? Then, lagay natin dito enthalpy. Then, 432.5. Then, 436.9. Then, AC, recall. Recall natin. But, ang hinahanap natin dito is, ay, bakit ganoon? Mali. Okay, sobrahan. Then, 1.7606. Okay? Therefore, 434. Okay, lagay na natin dito. So, 434.0569 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? Kelvin tuloy. Kilogram lang. And then, si H, ano natin? H7 is makukuha natin by HF at 1.4 megapascal. Okay? 1.4 megapascal. So, ayan. So, puntahan natin dun sa, ano natin, mismong table natin. Okay? So, dun tayo sa temperature table, pressure table. Pero since wala tong pressure table, temperature table lang, okay? So, puntahan lang tayo sa temperature table. Okay? So, ilan yun? 1.4. So, 1.4 megapascal or 1,400. So, ito. Pagitan na ito. Okay? So, ayan siya. Pagitan yan. So, interpolate lang natin yan. So, kailangan lang natin si HG. Okay? Si HF pala. Si HF, ito siya. Ito, itong portion na to. Ayan. So, therefore, punta na tayo dun sa shift stat data. Okay? So, palitan lang natin yan ng 1,389, then 1,424. Then, lagay natin dito is yung HF. So, 244.4, then 245.7. Then, AC, recall. Recall tayo, and then dagdagan natin to ng 1,400 kasi yun yung ano niya, pressure. Okay? So, lumalabas is 244.8086. 244.8086 kilojoules per kilogram. Wherein, si H8 is equal sa H7. So, parehas lang yan. 244.0886 kilojoules per kilogram. Okay. So, okay na tayo dyan. Okay na yan. So, iyan ako muna. Okay, let us resume. Resume tayo dito sa ano natin. So, dito na tayo sa page, ano, page 4. Okay? So, since nakuha na natin lahat ng value ng enthalpy natin, so, idadrawing ko muna yung sa cascade natin. Okay? So, cascade yan. Cascade condenser. So, ang mangyari is, may umano dito, pumasok na H2. O, ba't ganito? H2, M2, then lumabas, H3, M3. Then dito, lumabas naman, H5, M5. Then here, pumasok, H8, M8. Wherein, M8 saka M5 will be equal sa mass ng refrigerant at R22. Then, M2 is equals to M3. Wherein MR134A. Okay? So, yan yung note natin. Okay? Note. Then, next is mag-energy balance tayo dito. Energy in is equals to energy out. Okay? So, lagay natin dito. Lahat ng pumasok is equals sa lumabas. Okay? So, H2, M2 plus H8, M8. So, pumasok. Then lumabas, H5, M5. Then plus H3, M3.
Okay, so combine the similar term. So alam naman natin na magkaparehas itong si M2 sa si M3. So therefore, ang mangyayari is kukombine lang natin yan. So H2 minus H3 multiplied by MR134A. Okay, then H5 minus H8 multiplied by MR22. Okay, so since meron tayong nakuha na QE, okay, QE natin will be equal sa 10. Ano yan, nakalimutan ko lang. Okay, nakalimutan ko lang anihin. Okay, ano natin. Okay, so ito yon. So lumalabas 10.2977. Lagay natin dito, 10.2977, wherein siya yung nandun sa evaporator natin. Okay, ito yon. Ito. Okay, so therefore, ang ano natin dito is H1 minus H4, okay? So lagay natin dito. So QE is equals to mass ng refrigerant, ano yung lower natin, R134A, multiplied by H1 minus H4. Okay? So MR134A is equals to QE all over H1 minus H4. So ano ito? 10.2977 kilowatts all over, ano yung H1 natin? So si H1 natin dito, so 244.11. Okay? So si H4 natin is 63.94. Lagay natin dito, 69.94. Tama ba? Dito natin, 63 pala, 63, hindi 69. Okay? So hindi siya yun. Burahin natin to. Okay, 63.94. Okay? So, kilojoules per kilogram. Therefore, magka-cancel si kilojoules, matitira is kilogram per second. Okay? So, lagay natin dito, ilan? Ilan ang lalabas dito? Okay, so, calculate natin. Okay, so, calculate. So, lumalabas ilan? So, mode, ano tayo? Mode 1 muna ulit. 10.2977 divide by 244.11 minus 63.94. Okay? So, lumalabas ang ano natin dito is 0.05 ano yan? Kilo, ay, 572 kilogram per second. Okay? So, ito yung mass ng refrigerant natin at R134A. 134A, okay? So, ayan yun. So, second is yung ito na. Okay? So, iyan na natin. Sagad na natin. So, MR22 na tayo. Is equals to okay? So, H ano yung lumabas ito? H5 minus H8 then MR134A multiplied by H1 tuloy. Ano ba yung nandun? Okay, so H2 minus H3 pala. H3. So ngayon, lagay natin yung value. So 0.0572 multiplied by H2. Ano yung H2 natin? H2, ito. So 259. Tulad lang natin sa 259 point ilan? 59.7691 minus H3 is 63.94 divide by H5. Anong H5 natin? So, H5 is 402.5768 minus H8 is 244.8086
244 8086. Okay, so calculate na natin to. Lumalabas ito siya. Okay, so 0.05 0572 multiplied by 259.7691 minus 63.94, then baba natin. Then 402.5768 minus 244.8086. Okay? So lumalabas ang value natin is eksakto at 0.003. Okay? Kilogram per second. Tama ba yan? Mukhang maliit ah. Okay? So, tama lang yan. Okay? Tama lang yan. Okay, check natin. Ay, hindi. Mali tayo dito. Okay, mali ito. Kasi dapat 402 lang yan. Okay, so 7 pala yan dapat. Okay? 7 dapat yan. 7-1, lagay natin dito. So 7-1, lagay. 7-1, kilogram per second. Okay? Kilogram per second, matahon yung aso. Okay. So, continue natin. So, meron na tayong mga value ng MR22 and then MR134A. Okay? So, ngayon, nakuha na natin lahat ng value na yan. So, ito yung sa al natin. Dito na lang. MR22. Okay? So, next is yung anong hahanapin natin? CQ next. So, next, total power ng compressor. Okay. So, power ng compressor will be equal sa MR22 sa taas. Ito yung sa taas natin, di ba? Okay, kung papansinin mo, ito yun. Ito siya, di ba? So, therefore, anong lalabas dito? H6 saka H7, H5. Okay, natin dito. H6 pala minus H5. Okay? Plus ano yung compressor natin sa baba? So MR134A multiplied by H2 minus H1. Okay? So ayan, continue na natin yung solving. So 0.071 kilogram per second. Okay? So i-check na natin kung ito ang tama ulit. Kasi baka may mali tayo. Okay. This ma-solve natin. Okay, tama lang. Tama lang. Okay. Ayan. Lumalabas yan nga. Okay. Then, ano sa H6? So, sa H6 natin is equal sa H5. So, therefore, ay H5 tuloy. Hindi siya equal dun. So, hanapin natin dito. Sa H6. So, sa H6, nakuha na ba natin? Ito. So, 434.0569. Ano yan? Nakalimutan ko. 0569 pala. 0569. Minus H5 is 402.5768. Then, plus MR na tayo, MR134A, 0.0572, multiplied by, ano yung H2 natin? 259.7691, minus H1, ano yung H1 natin? Okay, kung mapapansin natin, ito yung H1 din, 244.11. Okay, so 244.11. Okay, so PT natin. Okay, so total power ng compressor, lagay natin dito sa 0.071 multiplied by 434.0569 minus 4340.5768 plus 0.0557 then, lagay natin dito.
259.7691 minus 244.11. Okay? So, lumalabas ang power ng compressor natin is napakaliit. Okay? So, 3.1308 kilowatts. So, yun yung power ng total power ng condenser na ay compressor natin. The next is yung COP. COP. COP will be equal to QE natin. QE. Okay. So, QE. QE, QE evaporator, and then power total ng compressor. Okay. So, lumalabas ang ano natin. 10.2977. Tama ba? Tama ba? Ulitin natin. Check natin dito. Tama. 2977. Nakabisado ko pa. And then, kilowatts. All over PT. So, 3.1308 kilowatts is equal to ilan? Okay. So, ilan yan? So, kapitin na natin. So, 10.2977 divide by 3.1308. So, lumalabas ang COP natin is 3.28 ilan? 28.92. Okay. So, yan yung COP. Okay. So, kompleto na ba? Okay. Kompleto na lahat ng nakuha natin na problem. So, ngayon, i-check natin siya sa Coolpack kung tama yung mga difference ng ano niya. Okay? Na mga given niya. Okay, so mag-Coolpack tayo dito, software. So, Coolpack, ayan. Okay, so lagay natin dito. So, first, dun muna tayo sa cascade ng R1, R22. Okay, so R22 muna tayo. So, ano ba yung upper? So, input muna natin yung cycle. So, R22 tayo. Input tayo ng cycle. So, since ang R22 natin, magiging evaporating natin, is 400 or 4 bar. Okay? Then, yung ano natin is 14. 14 bar. Okay? Kasi 1,400. Okay? Then, draw natin yung cycle. Okay? So, ito yung pinaka-cycle niya. So, kunin natin yung mismong ano niya, input. Okay? So, input cycle tayo. Okay, so input tayo. Kasi hindi natin pwedeng yan, no? Edit natin cycle. Okay, hindi natin pwede edit yan. So, lagay natin muna. Kunin muna natin yung mismong ano niya, yung mga coordinates. Okay? So, ito. Dito na lang tayo magtugma. Okay, so si work ng ano natin, work ng compressor or power ng compressor is equal to, ito, work natin is 31. So, dapat nasa 31 din yung ano natin, range ng R22. Okay? So, punta tayo dito sa journal. Okay? So, ito yung ano natin. So, kailangan natin makuha yung H6 saka H5 difference. Okay? Kunin natin yung difference niyan. H6 natin is 434.0569 minus. So, minus natin ng 402.5768. Okay, so lumalabas is 30.48. Okay, ang ano natin. So dito, ilan ba? So 31.35. So halos lapit lang. Lapit lang, di ba? Okay, lapit lang. Difference, tama? So how about naman dun sa evaporator? Evaporator natin. So dapat 158 din yung lalabas dyan. Okay, so, punta ulit tayo sa journal. Okay, so, ito, H5 minus H8. So, lagay natin dito. So, H5, ano sa H5? 402.5768 minus yung H8, 244.0886. So, 57 dapat ang lalabas dun sa ano natin. Okay, so, 67. Pero, ang lumabas dito is 58. Oh, halos lapit lang rin. Walang problema. Okay? So, wala siyang problema. Yung magiging value niya. Okay? Then, meron pa ba?
Meron pa ba nakalimutan? So, meron tayong mas ng refrigerant dito. Okay, so, lumalabas ang mas ng refrigerant natin ay ilan? Kailan lagay natin dito, mas ng refrigerant. So, R22. Ano tayo sa R22? So, ito yung R22 natin. Okay, R22. Ilan yung R22 natin? Okay, 0.0771. So, lagay natin 0.071. Okay? Okay, so ayan na. Na-calculate na natin. So, dito, lumalabas yung mga ano natin. Okay, mga power natin. Dimensioning power. Okay? So, pasado pa rin. Okay? Then, palitan na natin to. Okay, palit na natin tayo ng ano, ng panibagong ano natin, given, which is R134A. So, sa lower na tayo. Lower. Okay, so ayan. Dito na tayo. Sa import cycle ulit tayo. So, lumalabas dito, ang R134A natin, ang ano natin, pressure natin is 60 kilopascal. So, lagay natin dito 1.6 bar lang. Then here, magiging 400 bar. So, 400 or 4 bar. So, ayan siya. And therefore, ito yan, nasa baba. Okay? So, check natin kung tatama yung mga input natin. Okay? So, lagay natin dito. Bakit? Ano? Show info pala. Show info, then coordinates. Hindi na natin kailangan coordinates kasi magkaiba yan. So, lagay natin yung mismong ano. So, dito tayo sa ito. Okay. So, ito R134A. So, kunin natin yung difference ng ano natin. H2 minus H1, which is the work ng compressor. Okay, so kunin natin. So, i-calculate ulit natin. So, 259, nawala. So, 259.7691 minus 241.11. So, 18. 18 ang lumalabas na difference dito. So, punta natin dito sa ano natin. Sa mismong kulpak. Okay, so, lumalabas dito is ilan? 12. Bakit 18? Bakit 18 dito? Okay. So, bakit ganun? Lagay nga natin. Bakit anong work niya? 18. May 259. Ay, check nga natin ulit. So, wait. Check ko lang. Okay, i-check natin ulit. Okay, so, continue ulit natin. I-check ulit natin kung tama. Kasi baka mali lang tayong input. So, lagay natin dito is temperature, ay pressure. So, pressure natin din sa evaporating temperature, ay pressure, is 160 kPa or 1.6 bar. Okay? Then, here, sa condensing natin or yung magiging kaakibat ng condensing is 400, sa cascade condenser natin is 400 kPa or 4 bar. Okay? So, yan na. Okay na yan. So, ngayon, draw natin cycle. Okay. So, ito yung lumalabas. Ito ngayon, input, kung tingnan natin show cycle, info. So, lumalabas is 18.602. So, ipag-minus natin ulit yung ano natin sa journal. So, H1. So, kunin natin yung calculator. At nawala yung calculator natin. So, Casio. Okay. Nawala. Okay. So, ayan. So, lagay natin dito yung value ng 259.7691 minus 241.11. Therefore, 18.6594. So, dito sa ano natin, ilan? 6 lang. 18.602. Pero dito sa calculator natin, 65. Okay. So, walang problema. Pasok pa rin. Si QE naman. Si QE naman ang kunin natin kung tama yung difference niya. Okay, so si QE is makukuha natin by H1 minus H4. Okay? Lagay natin dito. Okay? So, calc Q. So, lagay natin 241.11 minus 63.94. Dapat, ito rin makukuha natin. Tama? So, kunin natin dun sana pinaka-value niya. Okay, ito.
So, lumalabas 7.5 dito. Ito, 7.7. So, walang problema. Kasi, maliit lang yung discrepancy niya. Pero yung COP niya is malaki. Masyado mataas. Okay? So, walang problema yan kung ganyan yung magiging sagot mo. So, hopefully, may natutunan kayo dito sa, ano ko, sa problem natin. Na kadalasan, ito yung binibigay sa mga exam. Or kadalasan, ito rin yung magiging possible na board exam problem. So, ayan, hinalo ko lang, ginawa ko lang, ano. So, hinaluan ko siya ng product load para mas maging familiar kayo dun sa cycle niya. Okay, ng cascade refrigeration system. Okay, so, thank you, and then, bye-bye. Okay, so, analyze lang ng mga problem, and then, magiging okay na ang lahat. Okay? Thanks, and then, goodbye.